So ito guys, mag-react po tayo kasi may lumabas na interview mula po kay Dondon Sermino sa kanyang YouTube channel kay Jimmy Saints, okay, kay Jimmy Santos. Doon po sa party ni Senator Bong Revilla, okay? Tapos may mga lumabas na mga pictures din na nakasama ni Jimmy si Ma'am Malucho Fagar. O pero ito po ay kumaga ano lang eh, dahil matagal lang na magkaibigan, matagal lang magkasama at wala naman daw, hindi naman daw kailangang haluan ng kahit ano na meron daw something yon. Hindi po, eh, syempre isipin nyo, for decades magkasama yan. So nung nakita sila doon, magkasama sila sa upuan, so nag-catch up sila at nagkwentuhan. O pero ito, na-interview niya saglit itong si Jimmy Santos, okay? At maraming kinlarify si Jimmy kung kailan siya daw babalik sa EAT. At yung akala nung iba kasi nasa Canada siya, nangangalakal siya. Yun pala, binisita lang niya yung kanyang apo sa Canada. Okay, at hindi yung parang ano lang yun, content lang yung pangangalakal. Ang hindi ko maintindihan sa local media natin, eh bakit sineryoso? Diba, hindi man sila nag-fact check na. Tapos parang may mga nagsasabi, nandun sa Canada. Nung pala nandito sa Pilipinas since March pa daw. Okay, so pakinggan po natin yung ilang parts ng interview tapos mag-react tayo ah. So ito. Boss Jimmy Sainz. Ayun oh. Sir Dondon 'yan. Kung panoorin niyo yung buong video sa kasi number one yung vlog mo na nag ang tawag doon, nag-ano ka naman kalakal. Kalakal. Yung iba sineryoso. Pero yung iba sineryoso, hindi pa natotoo. Diba yung media, bakit ganun na lang yung media? Nagkataon, nag-shoot ka na rin ng pelikula. Wala, wala. Sa Melbourne. Ah, Melbourne. Oh. Wala yung Canada, wala yung Melbourne. Pero matagal yun bago. Siguro, Feb yun eh. Feb. Yung Kalapaulo. Hindi. Hindi, yung Kalapaulo. Ano ba na ngayon? Ano na, September 25. Naalala niya. August. Hindi, oh, nalito si Sir Dondon eh. Kasi yung Canada matagal na yon. Yung hindi, di ba nag-shooting ka ng Melbourne? Yung Australia nung August o July yata yon. Yung shooting nila ni Paolo 2 weeks lang yon. So hindi ka pa mapapanood sa EAT. Ayan. Hindi mo na dahil ano eh, kasi pa sila ng ano segment for you. Pero nami-miss ka ng mga fans. Ah, yun, tinan nyo guys, oh. Naputol ni Sir Dondon kaagad eh. Hindi pa niya nasasagot eh. Nag-iisip pa sila ng ano yung iniisip nila kaya sa EAT. Hindi, pero this is a good sign ha. Sa totoo lang ha. Kasi ang daming mga hindi maintindihan kung ano ba nangyayari kay Jimmy. Once and for all ay nasagot dito nung nakita siya in public. Talaga namang pinagkaguluhan na siya dun sa party. Kasi matagal siyang hindi nakita ng mga fellow artista niya. Yung pala, dun yata siya sa Pampanga if I'm not mistaken, di ba? O pero yung EAT, nag-iisip lang sila ng ano yung kaya iniisip ng EAT, tamang segment o tamang arrangement kay Jimmy Santos. Pero ang maganda dito, okay, ang para makareact lang kasi ang daming mga issue, ang daming mga maski ako nababash ako pag naano ko si Sir Jimmy. Ang maganda lang is wala siyang hindi negative yung kanyang reception dun sa tanong. Okay, nung tinanong siya about EAT, sabi niya nasa kamay nila. Sila ang bahala. Nasa sila ang kumbaga nag-iisip pa sila ng kung ano man yung iniisip nila, kung segment man 'yon o kung ano man 'yon, 'di ba? So, ang ibig sabihin, it is always open. The door is always open for a possible reunion. O kaya makasama siya kahit paminsan-minsan o pang anniversary o pag special event man lang. So the door is always open. Ako kahit naman ano maging desisyon ni Sir Jimmy, kung mapunta siya sa tape, mapunta siya sa kahit sa It Showtime o sa kung saan siya mapunta, 'di ba? Eh sa akin kumbaga he has service due, okay? Apat na dekada nagbigay ng saya si Sir Jimmy sa atin, sa showbiz. Kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang mga later years, di ba siya po ay he has earned the right na gawin kung ano na yung gusto niya sa buhay niya.
sa akin lang. So, kung ano man ang kanya maging desisyon, I wish him all the best and sana makita natin siya sa EAT. 'Yun ang malaking bagay yung kung sakali. Hindi ko alam kung merong tampuhan diyan o may kasi kung iisipin mo, 'di ba? Ang tagal na bakit nandiyan lang pala siya sa Pampanga? 'Di ba? Ayoko, hindi ko maintindihan bakit sa news sinasabi na sa abroad pa rin siya eh. Pero hindi ko alam kung may tampuhan ba diyan o kung may yung kung paano siya nag-exit before sa tape sa Eat Bulaga nung pandemic. Pero sana po kung may tampuhan man, maiayos po 'yan lahat. At we are very excited to see Jimmy Santos sa Noontime Show sa EAT. So sana po ma-work out po yan. Kahit pa-guesting, it would be very much appreciated by the fans. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Salamat mga Dabarkads.